Necrological Service para kay LPGMA Representative Rodolfo Albano Jr. isinagawa po sa Kamara ilang mga dating Speaker of the House dumalo. Ang report mula sa ating Eagle News reporter Eden Santos. Yes, Jen, katatapos lamang ng ibinigay na necrological service ng liderato ng Kamara kay LPGMA Representative Rodolfo Albano Jr. Si Albano, na kasalukuyang kinatawa ng LPGMA sa 18th Congress, ay pumanaw sa edad na 85. Pinangunahan mismo ni House Speaker Alan Peter Cayetano, House Majority Leader Martin Romualdez at iba pang mga miyembro ng 18th Congress ang pagbibigay pugay kay Albano. Dumalo rin sa necrological service ang mga dating House Speaker na sina dating House Speaker Sede Venecia, House Speaker Feliciano Belmonte at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Maging sina dating Senator Bongbong Marcos at dating Executive Secretary Eduardo Ermita ay dumating sa Kamara at personal na nakiramay sa pamilya Albano. Ginunita ng mga malapit na kaibigan at nakasama sa Kamara ni Albano ang mga naiambag nito sa Kamara. Ikinuwento ni JDV ang malaking naitulong ni Albano sa pagbangon ng bansa mula sa iba't ibang problema noong 1990s tulad ng pagbagsak ng ekonomiya, malawakang brownout, insurgency na kagagawan ng New People's Army at iba pa. Narito ang bahagi ng pahayag dating House Speaker Jose de Venecia. In the historical, political, and economic context, the House of Representatives in 1992 was in the middle of a difficult transition where to initiate reforms on multiple fronts. Many problems claim top priority. Zero economic growth, widespread unemployment, and underemployment. So significant was the reform package that the GNP growth reached above 6% by 1997, up from 0.5% when the Rainbow Coalition began. Among the landmark game-changing initiatives, partly under the leadership of our dear departed friend, Rudy Albano, sa panig naman ni Ermita, inilarawan niya si Albano bilang isang magaling na leader hindi lang sa kanilang probinsya kundi maging bilang kongresista lalo na sa panahong siya ang majority leader ng Kamara. Narito ang pahayag ni dating former Executive Secretary Eduardo Ermita. The entire proceeding was well managed by Congressman Albano. As I speak before you this morning, I can imagine him moving around from here to there, back and forth. I was sponsoring the bill in that podium, and I can vividly remember how well he managed the proceedings during our deliberation. I can only thank the man we are honoring today, Congressman Rudy Albano, for his brilliant and efficient management and supervision of the pro deliberation. Nagpasalamat naman ang pamilya Albano sa lahat ng mga nakiramay at nagpaabot ng simpatya sa kanila. Katatapos lamang na ibigay ni Speaker Cayetano ang mga memorabilia sa pamilya Albano. Sa Sabado ay dadalhin na ang kanyang mga labi sa kanilang probinsya sa Kabagan, Isabela. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.